Number 3, magkakaalaman na, bigayan na to, Wild Drifters. Pakilala natin, Daniel Luigi Claude. Sorry, Polo lang, Stamos. Sorry, Van lang to. For the Kaja, si ML ang gagamit. Si Chu, Sumpak for Awangdu for the Roger. And on to the side naman, 13, Gisab Dre for the Esmeralda, Santi for the Atlas, Teru for the Farsa, Mork for the Johan, and Zia for the YSS. Atina! Oh. May nag-comment dito na isa sa viewer, kamukha mo daw yung mayor ng Q's. Layo! Ah! Uy! Huwag naman! Uy! Pero ba't po lang nakisalaman dito? Uy! Ang aga naman ang bigayan nito! Ano na mag... Okay. Ay, boom! Ang first blood dito ng Kaja, ang isang Johead, pero tuloy sila suntukan dito sa gitna sa may ilaw. May level 2 na! Boop! Level 2 na yung gano'n! Naka-double king pa nga dito si Kaja! Saan mo nga mag... Mainit! Mainit na si ano! Nagmamakasin doon si Daniel, pero si Daniel, gigil na gigil! Meretri sila. Pero dito, mukha nga lang nga nila to, simply backing away. Pero si Mark na naman ang gusto nila dito. Agawan sa purple pa, pumasok na nga dito, pati si Santi. Pero na-secure naman dito ng Esmeralda ang purple buff niya, which is a good thing. Nadalihi nga lang dito ang Wild Drifters kasi hindi sila nagsaksin sa counter jungle na pinaplano nila. Tama, tama. Alam mo, kung ang init nun. Kung sakaling nakuha pa nila yung buff, parang may part doon na yun na magde-decide ng laro eh. Yes. Oh. Yung kung ganun kaagad nila nakuha. Kasi naka 2-0 sila, tapos pag nakakuha pa ng buff nun, abusado ka na masyado nun. Instant snowball. Oo. Oh. Sa ganung kaagang sitwasyon. Tapos makuurasan nyo na yun, automatic ng isang mabilis. Isang mabilis nga. Pero makikita natin dito, kasama dito ni Roger, ay ni YSS rather, si Farsa. Sinesecure lang nila lahat ng kaya nila insecure. This is a 1-2-2 rotation. Ito na yung nagbabalik na rotation natin dahil nakita natin dito, si Polo, pilit nilang pinapaback away. Gusto nilang makakuha ng isang objective. Pero ang to the bottom side naman, securing a threat at another crab going for the side of Team Gisa. Ito na, 2-0. Pero parehas sa nangapa ulit. At back to zero, look at that, a slow blazing duet, BMI out, coming from Daniel. And nagpe-play safe kasi maganda na yung start dito ng team, ano eh, Team Wild Drifters going in, falling Star Moon, disengage ulit para kay Drake. Kinapalan na isang maigin knock-up coming from ML na ML. Iniitay lang natin yung ano niya, yung Wave the Dragon. Look at that, unstoppable force, tinamaan! Sabay rocket splash dun sa dalawa, nabigla sila ni Morph. Ang ganda nung ginawa dun na ni Mork kasi ang napitas na dun, core hero ng Wild Drifters, which is si Daniel. Very good ah, maganda yung sinugal niya dun. Pag ano, pag skill dito ni YSS, syempre alam na agad lahat ng ano, diba, ng positioning. Dun pumasok yes. Si Mork, yung pala yung signal nila. Let's see guys ah, kung gagawin ulit to ng Wild Drift, ng Team Gisap. Every time mag-SS si ano, YSS. Tsaka papasok si Johan. Tignan natin ganong yes. Ano ah, ganong style. Ito na, hatak. Uy, the treasure. Dito. Pero flicker away lang dito sa ating Esmeralda. Pero makikita natin dito, nag-pay off naman din. Pero turtle up for grabs, hindi pa nila masyado i-commit yet. And on to the top lane. Going in, the Feather Earth Strike. Kalapate moments, yakap ng kalapate, pero mali ata ang pinasok ng kalapate dito. Laban sa demonyo, there you go. Stamps will fall. Another one dito sa buff area. Still, nakakuha pa rin. Daniel was able to secure ang kanyang purple buff. Dalawang clash yung nangyayari dito, pero dito si Mark makikita mo. Targeting! Oh my gosh! Na-take lang niya pa nga dito si Sorry Van lang to. And another turtle. Secured na naman na yata dito ng Team Gisap. Ang laking space na bibigay guys kay ano ah, kay YSS. Nakakiling sprint pa yan. So every time yes. Makakapatay yan, another regen na makukuha niya. Item check na tayo as early as 4 minutes. Bumibuelo sa anong item to. Parang papunta ng endless battle. And the RKO tayo to, hatak moments, flicker sa kabilang banda. Disengage muna, nagmintes ang RKO dito. Oo nga eh, akala ko di mo nakita. Akala ko yung racket yung sinabi mo nagmintes, yung RKO nga. Yes. Hindi ko alam kung kukuha niya ata talaga sa kabilang bakod. May parang ganun eh, hindi ko alam kung inapos yung kadena. Yung kadena dito.
kadena rin to. Pero makikita natin dito, gusto nila ng isang kanto, repeated airstrike, tumama lahat. Pero si Flibaki kami, nakuha pa nga dito si Emel, napatay pa nga Daniel. Gusto pa sa akin dito si Blaze Cockrell. Pero pumakasin nga dito, si YNS, si makakita na rin naman. Pero si Daniel, naku, makatikatay na may pero dito si Tero, nakapatay pa nga na isa dito, Daniel. Naking isa nila dito, sumatay si Pareng Kaja. Pero na, nakita niyo yun doon, guys. Let's see kung ano mga susunod. Tignan mo yung face mamaya ng mga kung nga team isa. And there you go, going in. Ay, wala siyang mga ejector! Ayun na! Ikaw, wala siyang ejector! Pero dito, namatay pa nga dito ng ating Daniel, dito si Johel, pero dito si Kli, backing away lang. Mukhang nagkaroon sila ng miscommunication doon, ah. Napaaga yung flicker in doon ng ating Johel. Hindi niya na-ejector out dito agad si Daniel. Or nag-purify kasi agad. 3-6 sa kanis per buwagwelo. Nampana ang Ravena. Uy! Alam ko lang kasi. Lang yung damage yan. Na-reset. Nadamay pa ang buff. Pulado na rin. Nagpaputok na nga ng mga fireworks in si YSS. Try to control pa rin ang buff. Focus para lang si ano ah. Si Esmeralda. That's a double kill. Way of the Dragon. Boom! Makulit ka. Na si Papa. Round 2! Round 2! Uy! Yun, ejector na nga. Oh my gosh, look at that. Napitas pa nga nila si ML dito. 3 players of Wild Rifters down dito sa Team Gizap. At another turtle buff secured naman. Talaga namang... Nakikita nyo ba yung fireworks? Pag nag-ulti si YSS, tapos nagkakaroon na Feathered Airstrike si Farsa. Oo, ganda. Ganda. Nakakalit lang paano gamitin si Wee Sun Shin. Di mo alam kung kailan siya dapat mag-melee or dapat mag-long range. Pero ito... So nakikita natin, no? Ibang pinapakita, ibang pinangako ni Sian at Sugami para sa paggamit ng YSS. Kapukuha niya dyan sa forma niya. Sini magaling sa Marvel? Buha pa na. Okay. Sini, ano? Okay. May na forma na kapukuha niya dyan. Okay, pero look at the attack, try to control, okay. Unstoppable force! May umabot pa rin talaga! Ayun na. Item check nga tayo. Isa mahigil lang. May paano po. Ayun, may the dragon. Nagkago na nga, blessing duet. Wala pang binibitaw dito. Ang sakit! Diyos ko! Nabigla sila sa YSS talaga. Denied ng isang maiigig. Ayun guys, sa endless battle, first core item ng isang YSS. Better Earthstrike to zone the members of Wild Rifters habang pumupuga or pumabasan lang sa tore. The rest of the gang ng team isang dito, Jector. Kaja will fall 3-man down in exchange of none. Mahirap ang positioning dito ng team Wild Rifters. 4-13 in favor of Team Gizap with a golden like around 9,000 para sa side ng Team Gizap. Oh, obviously po naman ang pickup na yun. Very ano, matapang yung bird na yun ah. Oo nga. Galit na galit ang bird. Diba? So, Pwede na naman ang team Gizap dito. Parang binibate lang nila yung pump eh. Pero still, good idea lang sana. Hindi lang dito ng team Gizap. Try to catch the bird. Pika, laban sa Aguila. Better Earthstrike to zone people or the members of Wild Rifters. Way of the Dragon. You're able to take down Atlas. Pero control lang dito. Nakakuha naman ang Torre. Nag-mintes. Prop ang kanya. Or may nakapisel out. Woo! Roger is down. Walang sagot ang Wild Rifters dito. Oo, medyo na kaano na sa draft. Kasi sabi dito sa comment, wala daw silang CC masyado and burst. Oo, meron dito masi-CC. Let's see kung paano gagawin ng side ng Wild Rifters ang pagbalik. Hindi yata maganda ang kwestuhan lagi ng Kaja. Several times, actually nahuli siya dito ng talon. Esmeralda, 9 minutes of our game, 5-16, still in favor of Team Gizap, and the Lord, or the First Lord, ayun o, lagi no, lagi sila nahuhuli, binibigla lang siya, siya yung dapat nanguhuli, siya yung nahuhuli. Try to control Roger as well, triple kill, and I think this is safe to say, eto na ata ang katapusan ng first series natin. Ano eh, buta tayo na kasi. Oo, puti na. Grabe, maunat na dito. Tsaka mahirap eh, ang inahihila ni Kaja dito, si ano eh, si Esmeralda. Wala siyang masyadong mahihila rin, maingat yung mga, ano, mga
matindi sa first natin dito. So, yun. Nadaan pa nga dito ng RKO. Ayan. So, I'm back. I'm so sorry. Ayun na makikita natin yung Lord kumakatok na pala dito sa first round at ng Wild Drifters. Makikita natin dito, it's not enough. And this third round goes to PM Kisa. Victory! There you go.